For today's vlog, nandito naman ako ngayon sa public market para bumili ng manok. Woo! Gagawa nga pala ako ng chicken pastil. Wow! Bumili nga pala ako rito ng dalawang breast chicken. Nilagyan ko na rin siya ng lemongrass, laurel leaves, at ilalaga ko nga pala siya para mahimay-himay ko rin siya para masimulan na natin ang pagluluto. Nilagyan ko na nga rin pala siya ng paminta. Papakuluan ko lang siya ng 10 to 15 minutes para lumambot ang manok at lumasa yung lemongrass. Sinindihan ko na nga rin pala yung apoy para maumpisa na yung paglaga sa manok at tinakpan ko na rin. Habang pinapakuluan ko yung manok, ako naman ito nagkakape ako at nagpapandesal. Ito nga at kumukulo na yung aking nilagang manok. Uumpisahan ko na ngayon ang paghiwa ng mga bawang, sibuyas, luya, kalamansi, at sili. Tumayo na nga rin pala ako rito para mas maginawa na ako maghiwa ng mga kakailanganin ko para sa chicken pastil. Bumaba nga rin pala si tatay ko para abutin yung manok. Yan! Iwana! At nahimay-himay ko na yung manok. At tara, umpisahan na natin ang pagluluto. Sinindihan ko na nga rin pala yung kalandyan at nilagyan ko na rin ng kawali. Nilagyan ko na rin ng mantika. Kung mang inasal chicken oil, pwede yan mas maganda. Inuna ko na nga rin pala rito yung bawang. At syempre, hintay ko maluto yung bawang hanggang sa mag-golden brown yung bawang. At hahalu-haluin ko siya. And then pagkahalo ko rito, at ang isusunod ko naman ditong ilagay ay syempre yung sibuyas. At ito nga, nilagay ko na rin yung sibuyas. Halu-haluin ko rin yung sibuyas dito para maluto rin. At isinantabi ko rin muna yung bawang at sibuyas. Ang next kong nilagay dito naman ay ang luya. Kaya hintayin ko rin muna maluto ang luya para mapagsama-sama na silang tatlo. Pagkatapos naman yan, nilagay ko na rin yung hinimay-himay kong manok dito sa kawali. Kung nakikita nyo ay sinama ko talaga yung buto ng manok para mas lumasa talaga yan sa aking lulutuin. Option na lang naman yung buto ng manok, pwede nyo rin naman siyang tanggalin or isama doon sa lulutuin. Lalagyan ko na siya ng dato puti toyo. So sa paglagay niyan, depende sa inyo kasi wag marami baka masyadong umalat. At nilagyan ko na rin siya ng dahon ng laurel. Lalagyan ko rin siya ng oyster sauce. Nilagay ko na lahat itong oyster sauce para hindi na ako maglagay ng asukal dito para sakto lang yung kanyang timpla. Nalagyan ko na pala siya ng kalamansi, 3 piraso, at ang huli kong ilalagay ko nga pala rito, mga 3 or 4 na sili lang para sakto lang yung anghang niya rito sa gagawin nating chicken pastil. Pagkatapos nun ay halu-haluin natin yan hanggang sa matuyo. At ito na nga at babalutin na natin siya sa dahon ng saging. Ang una nga pala nito ay nilagyan ko ng kanin yung dahon ng saging. Naparami yata ako ng lagay ng kanin dyan. Sinunod ko naman ay yung chicken pastil na ilalagay ko sa ibabaw ng kanin. Ito yung chicken pastil na kung saan nagtitrending sa Quiapo na sobrang dami ng pila at makabili lang ng chicken pastil. Bukod sa murang halaga at mabubusog ka talaga dito sa chicken pastil. May kasama na siyang rice. At ito nga ako at hirap na hirap akong balutin sa dahon ng saging kasi hindi naman ako expert dyan. Kasi sobrang dami ng nilagay kong kanin. Sabi ko, hayaan na natin kasi tayo lang naman din ang kakain na to. Kung pambenta to, syempre gagandahan natin yan. Kaya ito yung una kong balot sa chicken pastil. Ayan, so okay na siya. Hayaan mo na nga, okay rin naman. Ganyan din naman yan, kakainin din naman yan. Tapos nagtry ulit ako sa pangalawa. Sabi ko, try ko ulit magbalot sa pangalawang pagkakataon. So iyan, hinahalo-halo ko yung kanin para mailagay doon sa dahon ng saging. At pagkatapos nating ilagay yung kanin sa dahon ng saging, ay syempre lalagyan na rin natin ng chicken pastil. Hop, 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 hop. Teka, teka, may kumukuha. Sino kaya yan? Dumating nga rin pala rito yung dalawang kaibigan kong oso. Nalaman nilang nagluluto ako ng chicken pastil. Ang lakas ng kanilang pang amoy, talagang lakas, abot hanggang sa kanila yung niluluto ko, kaya naman meron akong bisita, dalawang kaibigang oso. Lumapit nga pala sa akin si Alan, sabi niya try daw niya yung gagawin niya para sa kanya. So ayan nga, gagawa siya ng para sa kanya. Sabi ko parang suman lang niya na magbabalot sa dahon ng saging. Kaya iyon, naglagay na rin siya ng kanin sa dahon ng saging. At syempre lalagyan din niya yan ng chicken pastil doon sa dahon ng saging at sa ibabaw ng kanin. Kasi yung ginawa niya, yun din naman yung kakainin niya dyan eh. At yun, nang makagawa na siya ng chicken pastil doon sa dahon ng saging, at binalot-balot na rin niya yan. Kaya tara, tikman na natin! Chicken pastil! Sarap! Joke, tingnan. Siyempre, di mawawala yung sa akin. First bite. Thank you, Lord. Sarap talaga ng pastil. Kain na, mangan! Yung pusa. Mangan kan.
At ito na pala kami, kumakain kami. Kasama ko yung dalawa kong kaibigang oso at talagang lakas naman ng pang-amoy nila. At talaga naman daw na-amoy nila yung chicken pastil ko. Uminom na rin pala ako ng tubig yan at natapos na kaming kumain. Etong si Alam parang busog na parang masakit yung kanyang tiyan. Gutom lang pala. Kaya try nyo na rin ang chicken pastil. Hanggang dito na lang at sa uulitin.